Oh my gosh, nagmumukha akong genius dito. Kahit puro line of 7 yung nasa cart ko. Kuya, look at my glasses. Brand new. O, saan mo na naman ninakaw yan? Hoy, hindi ko na trip yung pinagsasabi ng bunganga mo minsan, ha? O, kung magnanakaw ako, kailan ako nagnakaw, Aber? July 27, 2022, 9:30 PM, nangupit ka sa wallet ni Mama ng 500. O, ang importante, umamin naman ako kay Mama after ko ginawa yun, di ba? Da, umamin ka na nung nagastos mo na yung pera. At least umamin pa rin, di ba? Hoy, para pa tsaka rap-rap ngayon ko lang kayo ituutusan, ha? Since wala naman kayong ginagawa at wala kayong pasok. Kayo naman ang bahalang maglinis dito sa bahay. Itong buong bahay natin, linisan nyo. Lagi na lang ako? Pag-isip ko mamaya, dapat malinis na dito, ha? O sige na, magtrabaho na kayo. Bilisan nyo. Okay, Mama. Magpahinga ka na po. Rest in peace po. Este, rest well po, Mama. Nagawin, tinatamad talaga ako magtrabaho. Ayoko. Kuya, mag-CCR lang ako kasi masakit tong tiyan ko and then magtatrabaho na ako. Bilisan na natin kasi baka magalit si Mama. Bilis! Galaw-galaw! Oh, rap-rap, nasan yung gunso mong kapatid? Ah, nag-CR lang po siya, Mama. Mama, ba't po kayo nagpalit ng damit? Ay, wala ka nagpakit doon kung nag-bihis ako. Problemahin mo yung sarili mo, bakit ka pa nandito? Lalabas na rin naman po, Mama. Tsaka akala ko ba nagpapahinga ka? Buti pa yung gunso mong kapatid nandiyan na sa labas. Ikaw, anong ginagawa mo? Ito na nga, Ma. At sabihin mo sa kapatid mo, pag pumasok siya dito, huwag na siya magtrabaho. Ikaw na lang ang gagalaw dito sa loob ng bahay. Ikaw ang maglinis dito sa buong bahay. Ha? So ako lang yung magpapagod dito. Ako lang yung tao dito sa bahay. Ako lang yung pwedeng utusan dito. Ay, kung napapagod yung bunso mong kapatid, napakabata, tapos pinapagod. Hindi, hindi yun pwede, hindi yun maganda. Diyos ko, porket panganay, dapat siya yung mag... Ikaw na lang muna, since ikaw yung panganay, dapat ikaw yung gumagalaw. Sabihin mo sa kanya, mag-cellphone na lang siya dito at mag-behave. Okay? Kasi kinabilisan mo dyan. Wala pa akong pahinga, hindi pa ako nakakapagpahinga sa mga projects sa school, tapos ako lang gagawa dito. Ala, nandiyan ka pa kuya, Diyos ko, nakakuha na ako ng walis, oh. Galaw-galaw naman, bilisan mo dyan. Sabi ni Mama, wag ka na daw magtrabaho, ako na lang daw kasi bunso ka, hindi ka daw pwede mapagod, kawawa ka daw. Sinabi ni Mama? Dito ka lang daw, mag-enjoy ka na lang daw dito, mag-behave ka lang daw dito sa loob ng kwarto. Hello, nakakayak naman si Mama. Ano ba yun, nakakakilig mo naman? Seryoso ba yan? Pagod na nga ako sa school, pagod pa ako dito sa bahay. Ayan, ang ganda mo, Mama. Kuya, gising na. Anong oras na? Diyos ko, papasok pa tayo sa school. May mga exams pa ako, may mga quiz pa ako sa isang subject ko. Tapos may mga projects pa akong ipapasa. Ano, ganito na lang tayo lagi. Late na lang tayo lagi pumapasok sa school. Diyos ko, magagalit niyan si Mama. Anong oras na? Gising na, ayaw kong malate. Gising na, galaw siya. Ayaw kong malate, kuya. Ayaw ka. Hindi kita sa baba. Bilis! Ito na, magpipipi na. Oh my gosh. Mama, ito na po ako. Nakapag-tista po ako, Mama. Huwag na po kayo magalit. Mama, ready na po ako for school. Bababa na po, Mama. Mama, kung maganda, okay na po. Nakapag-tista po ako. Mama, ready na po ako for school. Ba't wala lang tao? Ano, baka pumunta na sila sa school. Absent na naman ako. Antayin ko na lang sila dito. Uy, napapalang ginagawa mo dito, anak, ang aga-aga. Ay! Mama, nandiyan ka po pala. Thank you, Lord. Akala ko naiwan na naman ako. Oh my gosh, akala ko late na naman ako pumunta sa school. Mama, huwag ka na po magalit. Ready na po ako pumunta sa school. Tara na po. Nasaan po pala si Gunso, Mama? Ano? Anong ready? Anong pupunta sa school? Eh, Mama, pupunta po ako sa school. Nakapag-prepare na po ako, Mama. Binilisan ko na po mag-base kasi sabi po ni Gunso, ano, nagagalit na raw po kayo kasi late na naman po yung gising ko. Anong nagagalit? Ba't ako magagalit? Diyos ko, rap-rap, hindi mo ba alam na suspended yung pasok nyo? Suspended? Eh, si Bunso nga yung gumising sa akin, Mama, nakapag-bihis na nga po siya and everything, may bag na din siyang dala. Bakit mo dinadama yung kapatid mo dito? Eh, nandun siya sa kwarto, tulog. Ha? Ito ah, maagang nagising yung kapatid mo kanina, si Parpar, alas 5 pa lang, magbibihis na sana siya. Pero sinabi ko sa kanya na suspended yung pasok niyo kasi may bag yung paparating. Kaya pinatulog ko ulit siya at sinabi ko sa kanya na huwag ka nang gisingin kasi wala nang pasok. At saka, rap-rap, wait lang ha. Alam ko na naman yung style mo. Eme-eme, papasok ka para makahingi ka na naman sa akin ng baon. Alam mo, ikaw, dinadami mo yung kapatid mo. Nandun naman siya, ang humbing na tulog, ha? Wala kayong pasok! Suspended! Para naman nakatulong-tulong ka dito sa bahay, para hindi lagi sakit ng ulo yung dinadala mo dito. Since hindi pa naman umuulan at hindi pa naman dumadating yung bagyo, ilaba mo lahat yung damit ng kapatid mo, yung damit ko, tsaka damit mo. Para pag umulan, wala na tayong problema. Go, nabilisan mo! Pasok, papasok, pinagrarason pa yung kapatid para makakupit sa akin?